Handa ka na bang tuklasin ang hiwaga at misteryo na bumabalo sa mundo na? Kababalaban! Hello mga langga, magandang araw at gabi sa inyong lahat. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ngayon ay mula sa ating bagong center writer. Itago na lang natin siya sa pangalang Sisa. Medyo matagal din tayong nanahimik mga langga, kaya't huwag na natin pang patagalin to. Umpisahan na natin ang kwentuhan. 17 anyos lamang si Lina nang mabuntis ng asawang si Pido. Hindi sila naging magkasintahan. Uso pa kasi noon ang ipinagkakasundo lamang ng mga bawat magulang. Simula ng araw na ipinagkilala silang dalawa, ay ipinagpasya na nilang magsama agad sa isang kubo. Sa isang maliit na isla o pulo na malapit sa dagat sila nakatira. Iilan pa lang naman kasi ang mga taong naniniraan doon. Tapos malalayo pa ang mga kapitbahay. Ang likod naman ng maliit na pamayanan na ito ay nasa bandang dulo na ng pulo. Parang kagubatan na nga kung tignan dahil sa mga maraming puno ng bakawan at mga aromahan. Masaya namang nagsasama sila Lina at Pido dahil napakisamahan naman nila ang isa't isa. Mabait naman kasi si Pido at masipag. Pangingisda ang kanilang ikinabubuhay. Ayos lang naman kay Lina ang palaging naiiwan sa bahay. Dahil natutuwa rin naman ito kapag nakakauwi ng isda si Pido na para sa kanilang ulam. Lingguhan kung sila ay bumaba ng bayan dahil sa medyo may kalayuan kasi. Sasakay pa sila ng bangka patawid sa kabilang isla bago makarating doon. Halos kalahating oras din naguguguling sa biyahe. Kaya naman kapag nasa bayan na sila at pamilihan, ay binibili na nila lahat ng kailangan nila sa bahay. Hindi naman nahirapan si Lina na mahulog ang loob kay Pido. Dahil sa masikaso ito sa kanya at hindi siya tinitipid. Gaya na lamang kapag pumupunta sila ng bayan. Ibinibili siya ni Pido ng mga bagong damit. Tapos ay kumakain din sila sa karinderya. Kumbaga, habang nagsasama na sila bilang mag-asawa, ay nililigawan pa rin siya ni Pido. Naging mabait at magalang rin si Pido sa kanya. Hindi ito kailanman humiling na sumiping sa kanya hanggat hindi niya gusto. Masayahin, palakwento, at palabiro itong si Pido. Bagay na mas ikinatutuwa pa ni Lina. Tahimik lamang kasi ito at hindi gaanong palakibo. Sinusuklian din naman ni Lina ang kabutihang loob ni Pido. Nagiging maasikaso ito. Ipinaghahain niya si Pido kapag dumarating ito galing sa pangingisda. Naging masinop din at maayos si Lina sa kanilang kubo. Hindi na nga may tatanggi na nag-iibigan na sila. At di kalaunan ay nagbunga na ang kanilang pagmamahalan. Lina, napapansin kong madalas kang nagsusuka lalo na sa umaga. Ani Pido isang hapon nang kumakain sila. At kung dati ay gusto mo yung paksiw at pritong dalagang bukid, ngayon naman ay ayaw mo na sa mga yun. Kulang na lang ay ipakain mo lahat sa alaga nating si Bantay. Ang dagdag pang sambit ni Pido. Hindi ko din alam Pido eh. Madalas nga ay lagi akong nahihilo at inaantok. Para akong laging pagod kahit na wala naman akong gaanong ginagawa. Ang sagot naman ni Lina dito. Hayaan mo. Bukas ay sasamahan kita sa pagamutan sa bayan. Papatignan kita baka kung napano ka na. Parang habang maaga ay malaman natin at malunasan kung ano yung nararamdaman mo. Ang sabi nito at yumakap kay Lina. Ngumiti si Lina at humilig naman sa asawa. Sabay sagot, "Salamat, Pido." Kinabukasan ay maaga pa silang umalis upang pumunta ng ospital. Makalipas lamang ang ilang minuto ay lumabas na si Lina mula sa kwarto ng doktor. Lumapit ito kay Pido na nag-aantay lamang sa labas. Lina, kumusta? Ano ang sabi ng doktor?
Tanong ka agad neto pagkakita kay Lina. Pido, ang sabi ng doktor, kailangan ko daw palaging kumain ng mga masustansyang gulay. Mga prutas, karne at gatas. Bawal din daw akong mapagod o mapuyat. At magbuhat ng mga mabibigat na bagay. Nako, grabe ba ang sakit mo? Ano daw ang lunas dyan? Ang nag-aalala ang bulalas ni Pido. Sira, wala akong sakit. Pido, may laman na ang sinapupunan ko. Ang nakangiting sabi ni Lina. Anong laman? Ang painosenteng tanong ni Pido. Ano pa ba? Malamang na sanggol. Pido naman, magiging magulang na tayo. Ang masayang sabi ni Lina. Talaga ba? Naku, masayang masaya ako. Lahat ng sinabi ng doktor ay gagawin ko at mas magsisipag pa ako para sa inyo. Ang masayang saad naman ni Pido at inalalayan na rin ito si Lina sa paglalakad upang makauwi na sila. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, sa di kalayuan ay may isang pares ng mata na nakamasid kay Lina. Narinig nito ang pinag-usapan ng mag-asawa. Napapangisi siyang nakasunod ng tingin, lalo na sa tiyan ni Lina. Sa bahay ay panay ang balat ni Pido ng mansanas na ipinapakain sa asawa. Ubusin mo ito ah, at maupo ka lamang dyan. Ako nang maglalaga nitong baka na gusto mo, ang sabi pa ni Pido. Bakit? Marunong ka ba niyan? Ako na ang magluluto. Malapit na akong matapos dito. Hugasan mo na lang ang karne at ang pangsahog, ang sabi naman ni Lina. Sinunod na lamang ni Pido si Lina dahil talaga namang wala siyang alam sa pagluluto. Nagpabaga na rin ito ng apoy sa kanilang kusina upang makapagsaing na rin si Lina. Naku! Pido, wala pala tayong asin. Bumili ka muna sa tindahan, pati na rin ang sili at patis. Sige, kaya mo bang mag-isa dito? Oo naman, dalian mo lang kung pupwede. Ang nakangiti pang sabi ni Lina habang nilalagyan ng pamintang buo ang kaserolo na may lamang karne ng baka. Sa may pangatlong tindahan na nakabili si Pido ng asin at patis. Wala kasi doon sa malapit na tindahan sa kanila. Medyo malayo-layo na rin ito. At halos mga 10 minuto na rin siyang nawala sa bahay nila. Kaya't dinadalian na nito ang paglalakad. Samantala, si Lina naman ay nakadungaw sa kanilang bintana at tinatanaw ang asawa. Kumukulo na kasi ang kaning-kanyang niluluto. Kung kaya't hindi muna niya inilagay ang mga sahog. Maya-maya pa ay may natanaw siya sa di kalayuan. Ang akala niya ay si Pido na yon. Ngunit isa itong matanda na parang may pasa na bayong sa likod at may hawak din itong tungkod na mas mataas pa sa kanya. Pinagmasdan lamang niya ito. Pagkara ay biglang may narinig na huni ng ibon si Lina. Hinanap niya ito sa mga puno na malapit sa kanila. Subalit wala naman siyang nakita. Tumingin din siya sa itaas. Nagbabaka sakali na may makita siyang ibong lumilipad. Nang di niya ito makita ay ibinalik na lamang niya kanyang paningin sa matanda. Ngunit lahing gulat na lamang ni Lina nang wala na ang matanda doon sa kanyang kinatatayuan. Nagtaka man ay hindi na niya ito binigyan ng pansin. Pagkaraan ng ilang minuto ay dumating na rin si Pido. Kinuha agad ni Lina ang kanyang pinabili dito. Sabay balik sa kusina upang timplahin na kanyang niluluto. Pagkatapos na maluto na ni Lina ang kanilang ulam, ay naghain na rin ito upang makakain na sila. Pagkatapos nilang kumain at nang makapaglipit na ng kanilang pinagkainan, ay nahiga na silang dalawa. Pinatay na din ni Pido ang gasera. Hindi pa kasi uso ang kuryente ng mga panahong yon. Kung kaya't gasera lamang ang kanilang ginagamit. Kung minsan naman ay bumibili sila ng kandila. Hindi naman mainit ang bahay nila dahil gawa lang ito sa pawid at sawali.
Pahimbing nang natutulog noon si Pido. Ngunit si Lena naman ay tila sinisilaban sa init. Pinagpapawisan na ito at nalalagkit sa init na nararamdaman. Kahit pa nga manipista kamison lamang ang suot niya. Bumangon si Lena at kumuha ng pamaypay dahil hindi na niya nakayanan pa ang init. Napalingon naman si Lena sa bukas nilang bintana. Naningkit ng kanyang mga mata nang makita sa dikalayuan ang isang matanda. Ito yung matanda na nakita niya kanina na may tungkod na mas mataas pa sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit sa mga sandaling iyon ay bigla siyang kinilabutan. Kung bakit kasi gabing-gabi na ay andun pa ang matanda at nakatanaw sa kanilang bahay. Tila ba parang nakabantay ito sa kanilang kubo. Dala ng takot at pag-aalinlangan ay isinara na lamang ni Lena ang bintana at bumalik na sa higaan sa tabi. Isa